Live nakuha yan sa arrivals hall na Hong Kong International Airport na inokupahan ng ilang taga-Hong Kong. Ang ibang naroon namigay ng anti-government leaflets kung saan nakasulat, and I quote, "Please forgive us for the unexpected, Hong Kong. You've arrived in a broken, torn-apart city, not the one you have once pictured. Yet for this Hong Kong, we fight." Gate nila, hindi sila rioters. Ipinaglalaban lang daw nila ang karapatang pantao at kanilang kalayaan. Sa kabila nito, tuloy pa rin naman ang dating ng mga turista, kabilang na ang mga Pinoy. Mahigit 2 buwan na ang kabilang protesta sa Hong Kong na nag-ugat sa pagtutol nila sa suspendido ng extradition bill at nag-evolve na rin sa panawagan ng greater democracy at pagbaba sa pwesto ni Hong Kong Chief Executive Carrie Lam. Sabi naman ni Hong Kong leader Carrie Lam, "The protests have hit businesses like a tsunami." Nag-aalala na raw ang business community sa long-term consequences ng mga protesta sa ekonomiya ng Asian Financial Hub. Halos maghapon na namang naranasan ang malakas na ulan at hangin sa Metro Manila. Ang ilang kalsada sa Metro Manila, binaha. Kaya ang Malacanang, sinuspende na ang klase sa buong Metro Manila alas 3 ng hapon kanina. Sinuspende rin ng MMDA ang number coding dahil marami ang sabay-sabay na nag-uuwian mahabang pila sa mga LRT station. Ang mga pag-ulang yan dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat. Pinalalakas pa rin ito ang nito ng Typhoon Hana o Likima at ng Typhoon Crossa na parehong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero habang lumalayo ang mga ito, unti-unti na rin mababawasan ang mga pag-ulan at ang unti-unting paghina ng habagat. This weekend, may ulan na rin o may ulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Pero sa Linggo, mas aayos na ang panahon sa Luzon maliban sa Ilocos Region, Bataan at Zambales. Sa Visayas, buong weekend maulan sa Antique at Iloilo. Maayos naman ang panahon sa Mindanao. Maghahain na naman ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest against China. This time, kaugnay naman ito sa pag-ooperate umano ng 2 Chinese survey ships sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas nang wala umanong paalam. According to Chinese Ambassador Zhao Jianhua, kinukumpirma pa nila ang ulat na ito. Pero gaya raw ng Pilipinas, nais ng China ng kapayapaan sa rehiyon. Iginit din ni Ambassador Zhao that China's position on Philippines' win sa arbitral tribunal noong 2016 will not be changed. Ibig sabihin, hindi pa rin daw kikilalanin ng China ang desisyon. This was his reaction matapos sabihin ni President Duterte na babanggitin niya ang desisyon sa meeting nila ni Chinese President Xi Jinping later this month. Kukulitin din daw ng Pangulo ang Chinese President regarding the code of conduct sa pagitan ng mga bansang nag-aagawan sa South China Sea. Tila pinatatagal daw ng China ang usapan. But according to Ambassador Zhao, hindi sila ang nagdedeli ng proseso, kundi aniya, and I quote, "someone else in Southeast Asia and outside Southeast Asia." In other news, isang baby sa Malabang, Lanao del Sur ang nabagsakan sa mukha ng durian fruit. Bumagsak ang pruta sa mukha ni baby Abdul Bari nang bayuhin ng malakas na hangin ang kanilang lugar noong Monday. Under observation pa rin si baby Abdul sa ospital, nasira rin ang kanilang bahay. Pamamasada ng tricycle ang ikinabubuhay ng ama, kaya humihiling sila ngayon ng tulong. Samantala, bukas daw si President Duterte sa muling paggamit ng dengvaksya sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Anong masasabi nyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa iba pang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Rida Reyes. Happy long weekend and click that share button now.